Hi, eto na po yung bibimbap ko. So everything is cooked already. So and then the rice also there. So ilalagay ko na po yung carrots. But to make it very colorful and very good in presentation, you should arrange it properly. Ito na po siya. I sauteed this with soy sauce, Chinese soy sauce, and a little bit of sesame oil. Of course, with butter. So, i-arrange ko na po siya. Kasi marami po tayong ilalagay ng mga veggies. And nasa sa inyo po, how will you do it? Yung representation ng bibimbap niyo to make it very colorful and yummy to look at. Ito po. And this is the carrots. It's done already. Then, sunod po natin is yung green and red bell pepper. So, the red and the bell pepper, makuripi lang po yung pag-arrange kasi you have to pare-pareho yung arrangement niya. So, tapos na po siya. So, we go to our bean sprout. We call this in our dialect as toge. So, ayan na po yung toge niya. Then, sunod po natin yung zucchini. Zucchini and pepino is different. Although, it's when you go to the market, it looks similar, pero ang zucchini po, wala po siya masyadong buto o talagang walang buto. Then the pepino there, sana meron pa tayong space for the beef and the egg and the kimchi. Okay, so everything is here. Oh, hindi pa. The kimchi pa. So, this is the gochujang. Gochujang. Ayan po. Ito po yung ating gochujang, kimchi. So, lagyan po natin ang kimchi. Dito po siya sa tabi. And then, lagyan po natin ang
Salamat, Chujang. Ang hirap po mag-video. Wala pong tagahawak ng video ko. So, that's it. And then, simutin po natin yung gochujang kasi masarap po ito. Ito po yung nagpapasarap sa bibimbap. And then, yun po ating sirloin beef. So, we put it here in the center. Grabe. Wala nang paglagyan yung egg ko. Okay, I'll be right back. Prepare ko lang po yung egg.